Nag-humid na rin din yata kasi malamig eh. Nag-humid na rin siya at ayan. Lumipas na yung sandstorm. Yung lamig naman ang naiwan ulit. Stacy? Hi guys, ito na yung Gudaybia Street. Yeah, itong tinatawag nila guys na Little Manila here in the Kingdom of Bahrain. Yeah, naglalakad-lakad ako guys, nagmuni-muni sa daan. At yun, sa corner lang yun guys, may palaisdaan. Yun. May nagbebenta sa sidewalk. May nagbebenta sa sidewalk. Ayan, nakatawid ako dito sa may sa gitna ng daan. At ayun, alam mo dito guys, dito sa Gudaybia, ito na yung lugar ng mga Pilipino. Kaya mas gusto nilang manirahan sa mga lugar-lugar dito kasi nga ang mumura ng mga bilihin, accessible lang, fresh pa. Kaya ganyan, parang lapu-lapu guys. Yan, ilawan natin. Ayan din siya. How much kilo, boss? 1.5. Bangus, ha? Bangus, ha? 1.5, ha? 500 one piece. Isang big one, 1.5. 1.5, ang laki na dahil so. Tuna. Daddy, no? Kaya kung makikita nyo guys, ito lang yung daan. At accessible talaga siya sa lahat. Halos lahat ng pangailangan mo, lahat ng needs mo. Gaya na lamang ng mga, of course, yung food. At sa lahat-lahat, yung mga gaya ng mga restaurants, mga tailorings, pharmacies, halos lahat na yan guys. It's like Little Manila nga talaga. Alam mo yung nasa city ka at nandiyan na lahat ng mga shops na kakailanganin mo. Tignan mo guys, may bakery din oh. Atin ito. It's also a Filipino managed and owned bakery. Ayan, ayan, magandang bulhay. Atin ito. Ayan. It's a Filipino bakery guys. They're catering a Filipino pastries. Around here. Ayan. Ang mga tinapay. At pasukin natin. Pasukin natin guys. Spanish. Spanish bread. Makano to bro? 500. Ha? Ang ano? Ang? Kahit saan dito? Oo, kahit saan. Wow. Friday offer. Your warm is spicy. Yes po, kahit alin dyan po. Buy one, take one. Wow. Buy one, take one daw guys. Ayan. Atin ito, mga prisoners. Ito na guys, oh. Spanish bread, diba? Take one daw eh. So, okay na to bro? Makano to? 600, 500, 1-1 lang bayaran mo dyan. Oh, galing ah. Every Friday talaga yan? Oo. Panalo. Ganun talaga. Ito po. Hanip. Hanip, hanip. Yan, apat na siopaw guys. Oh. 800 lang po.
buy one take one din shawarma. Magkano yung shawarma niyo, bro? 300 buy one take one na. Saan ka pa guys? Dito ka na guys, ha? Atin to, atin to. Halos naubos na yung ano nila guys, yung mga tinapay nila. Ayan. Oh, yan guys, oh. Diba? No wonder na dito talaga mga pabayan natin na naninirahan. They choose to live here. Ayan, supermarket, oh. Ayan. Accessible sa lahat guys, mga pagkain. Nakakaingit talagang tumira dito. Kaya kung hindi lang talaga calling ng trabaho ko, I prefer talaga to live this area, to live on this area. So, ayan. Dalawang daan lang nabayaran to guys. Ang dami na niyo. Apat na siopaw. Tapos may mga sweet pa na kopya. Is favorite ko ng kopya. Ayan, yung gusto niyo rin dyan ng shawarma guys. Ayan din siya. Turkish restaurant. Located lang siya sa corner ng Shisha Place dito. Ayan. Sa mga Shisha lovers and Shisha fanatics. Ayan ang Shisha Place dito sa Kingdom of Bahrain. Yeah. Most of the areas and guys, yan, yung mga accommodations lahat yan. Yung pinapakita ko yan, mga accommodations yan lahat guys. Mostly Filipinos ang nakatira dyan. Kita nyo naman. At sa mga may hilig din sa ano dyan, alam mo na yung pagkaing ano, haram, na gaya ng mga sa Islam, haram sa atin sa mga Catholic, okay lang. Yan, may bilihan din ng mga ano dyan guys, mga pork products. Kaya isa din yan sa mga reason na tinatangkilik ng mga Pilipino at dito sila gustong manirahan. Tignan mo guys, yan ang kondisyon sa, may minute burger pa oh. Yan, minute burger. Pinoy na Pinoy. Oh, buy one take one. Tignan nyo guys kung gano'n ako musbong ulit ang ekonomiya dito sa Bahrain. Most of the shops now are returning back to normal. Yan guys, nung nag-lockdown halos lahat yan guys. Sarado lahat yan. But as you can see, may mga Shisha place na rin nagbubukasan yan sa gilid ko. Yan, pupunta ako ngayon sa parlor ng salon ng TUIN ko. Ayan, may mga salon na rin dito. May mga bintahan ng mga damit. Ayun. Ang dami. No wonder guys, kahit ako, I would really choose to live here. I would choose to live here. Ayan. Hindi ka rin masyadong malungkot kasi para lang siyang Manila, marami kang pwedeng makita. Ayan. So, papasok na tayo ngayon dun sa uncle ko. Pero I think he's busy. Nakikita na niya ako. At he's staring at me. And guys, ayun yung uncle ko nanggugupit sa labas. Ganda ng area. Yan. May bagong shop doon guys oh, doon sa may dulong doon. Ang tawag doon is Al Jazeera Supermarket. Yan yung mga open na talaga yan guys. Yan mga pork products dyan, mga sausages, mga European, American foods, meron sila dyan. May separate sila na counter para to cater the Banyagas needs. Gaya ng mga puti at mga siyempre mga Pinoy, di ba, sa mga mahilig sa mga Western food. Pero sa napapansin nyo guys dito sa Godaybia, multi-diverse na talaga ang area na to. Kasi halo-halo na yung mga pagkain, kahit yung cuisines, di ba? Kita mo, may broasted. Mayroon na rin siyang, yan, Filipino restaurant. Ayun, broasted na naman ulit, manok. At pagdating mo doon, meron din mga shawarma place, di ba? Napagdaanan natin yung mga Turkish restaurant. Meron din Filipino bakery.
At doon sa mga dulo doon, may mga Pakistani at Indian biryani. Ayan, at mga Arabic grills din naman. So, mga grills na naman na Arabic, Arabic food, tinatangkilik yan. Of course, syempre, na mga kalapit bahay nilang lahi, gaya ng mga Egypt, mga Moroccan, yan, yung taste of the Arabs. So, ayan. So, enjoy talagang mamuhay dito sa Bahrain, guys. Masarap ang pamumuhay dito kasi, yun nga lang, matipid din naman kumpara sa talagang sinasabi mong Dubai. Kasi ang Dubai, marami kang kailangan mong puntahan na malalayo at mahal daw ang cost of living doon, masyadong mataas. Dito, diskarte ka lang. Diskarte ko. Marunong kang dumiskarte dito, guys, pa mahirap pa nga sa Manila. Yeah. And to think na compared sa Manila, then here, yung punto ko eh. Sinakay mo ka. Putulin mo na yung leg. Tama ka. Yun yung sasabihin ko eh. Promotion. Gusto na ka namin ng pahinga. Okay lang sana may over din. Pagaling nga. Oras na kami na. Ayan sa'yo. Oh, hindi na nakakamit. Ang truck mo, di ba? Ikaw? Ayan guys, napakagandang area dito sa Cotabia. Yeah, this is the Cabayan Saloon. Ayan guys, ang ganda ng saloon nila. At ayan ito. Ayan. Pag dito ka guys, wala kang poproblemahin sa mga establishment. You have it guys, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video for today. Naway nag-enjoy po kayo guys, na na-tour ko po kayo sa magandang lugar ng Cotabia, kung saan marami po kayong makikita at makakasalamuhang mga kababayan natin. Marami po ito nakatira na kung saan dahil mas pinili po nilang tumira dito dahil nga po sa mga reason na iyon. Sana ipakita ko sa video. Sana ay nag-enjoy po kayo at sana ay nakaroon po kayo ng kagandang informasyon tungkol sa lugar at pamumuhay namin mga OFW dito sa Bansang Bahari. Maraming salamat po. At naway dumating din po ang araw na kayo po ay makapunta po dito sa aming pinagtatrabahuan sa lugar ng bansang ito, sapagkat ito ay napakaganda at welcome na welcome po kayo sa bansang ito, sa pinakamagandang bansang Bahrain. Maraming salamat po at God bless you all. God bless. Zali, Bahrain.